The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect those of DAME and UPLB. Welcome everyone. This is Dame's Night Out. The profs are out tonight. We're now on episode 5. This is Crispy. And DJ G. And this is Zyho. And this is Dame's Night Out. DJ G, can you introduce our guest for tonight? Yeah, well, sobrang close. At saka, hindi lang naman dahil sa close kami, no? Kung kaya bakit siya naimbitahan dito. Kasi I think she is the epitome of Agribis. Ibig sabihin, sobrang dynamic, sobrang galing, and talagang sobrang ang dami niya may share sa atin tonight. So talagang she's been in the corporate world, she has her own consultancy firm, meron din siyang involved siya sa goats, sa horses, name it. And kaya ako nabibuild kanina dito kasi even the field of construction, isipin mo yun, no? So talagang sobrang versatile niya in terms of being a business person, very sound theoretically at saka sa practical. So sobrang excited ako na mag-share siya ng maraming bagay sa atin tonight, guys. Yeah. Okay. Looking forward. Let's bring her in. Hi, Miss Ancy. Hello, Miss Ancy. Hello. How are good you? Evening. Good evening. Thank you, Mama. Thank you sa pagpapa-unlock sa aming imbitasyon na mapasama. Sure, anytime. Introduction pa lang ni DJ G. Diyos ko. Thank you. It's an honor to have you here with us tonight. Salam. Excited kaming marinig yung kwento and background mo, Miss Ancy. Sure. Oo. Bini-build up ka ni Sir DJ G sa amin eh. Well, before we start, Yes. How are you? I'm good. Today, parang nag-last day kami sa office, yung Australian office na where I'm connected at the moment. So, nag-celebrate. Kaya parang lunchtime pa lang umiinom na ako ng red wine. We have to celebrate with the wine in hand. Magta-toast daw for a wonderful year. Okay. Let's start with, how did you get there? Let's start from the start, from the very, very beginning. Paano ako napunta sa agribusiness department? Hindi ako nakapasa. UP Diliman lang in the first choice ko. So, business administration. Hindi ako nakapasok. Quota daw, quota na. Sumunod ko economics sa SEM, sa UPLB na. Tapos, pagpunta ko sa economics department, sabi sa akin, ano bang interest mo? Sabi ko, actually, gusto ko po talaga ng merong business. Sabi kong ganyan. Sabi niya, wag ka dito. Doon ka sa agribusiness. Parehong college lang naman kami. Refer kita kay Ma'am Norlie Manalili. Okay, sige po. O, di punta akong agribis department. In-interview ako ni Ma'am Norlie. Si Ma'am, natakatawa si Ma'am Norlie. Kasi, bakit ka nandito? Sabi niya, economics ka pala. Ma'am, dito po kasi gusto ko po nung course na may business. Sabi niya, sige, give me 3 reasons why I should put you into the agribusiness program, sabi niya. 3 reasons, wala akong maisip. Before kami mag-start ng discussion, pagkakita pa lang niya ng papel ko, sabi niya, wow, magka-birthday pala tayo, sabi niya ganyan. Pareho kami October 27. Di mabiti lang ako. Tapos yung 3 reasons. Unang reason, sabi ko, meron pong lupa ang lolo't lola sa Mindoro na gusto ko i-develop. So yun yung una. Pangalawa, sabi ko, talagang interesado po talaga ako sa pagpapatakbo ng farm, sabi ko. Pangatlo, wala na ako maisip. Sabi ko, kasi po magka-birthday tayo. Sabi niya, pagkatapos ng... Ha? Sabi niya, okay, welcome to the BSAB program. Wow! Miss Ancy, mukhang destined ka po talaga as an agribusiness student, no? Even if it was not your first choice. May we ask, ano yung mga iba pang mga fondest moments niyo po nung estudyante kayo sa UPLB? Ang plano ko noon, after 2 years, magta-transfer ako sa Diliman para business ad. Gusto ko i-pursue talaga yon. Kaso, pag-take ko nung mga elective, may elective na ng second year, third year.
magte-third year, pinapapili na kami. So, parang natuwa na ako sa kanya. Ang pinaka gusto ko, ang pinaka gusto kong subject yung sa livestock. Anong pangalan nito? Oh, meron kaming subject na poultry production. Ito, very funny story. Kasi doon sa poultry production, pagdadalihin ka ng manok para ikapon. Okay. Oo. So, kapon ka, ma'am? Yung gano'ng gilid? Hindi. Kapon. Kasi papapalakihin mo siya eh. Ah, okay. Oo, so hahanapin mo. Ang manok, hindi mo makita yung ano niya, 'di ba? Reproductive organ. Oo. So may i-slice ka na portion doon sa may bandang belly niya. Nahahanapin mo ngayon yung testis, yung okay. Ano niya. Oo, para yun ang tatanggalin mo. Yung bilog na part. Oo, yung parang yellow na maliit 'yun eh. Halos kapareho siya ng kidney, yung itsura. So, dinagdala kami ng manok. Bili kami ng manok. Yan. Siyempre, yung dala namin, yung manok na Tagalog, may nagdala ba naman ng manok na panabong? May kaklase ko ngayon, nagdala ng manok na panabong. Una muna, ang una muna, actually, bago pala kami mag-start the assignment, may nagtanong, sir, ano pong klaseng manok dadalhin? Lalaki, babae? Sabi yung teacher, sige, magdala ka ng babae. Kung mahanap mo yung reproductive organ na tatanggalin natin, good luck sa'yo. Eh dito, tawang-tawa kami. Sabi, ano ba yan? Pagdating niya, manok na panabong ang dala-dala, hindi yung Tagalog. Para edi, sure na lalaki, ma'am. Rooster. Eh di eto na, nagkakapon na kami, kapon. O di tinuruan kami, may instrument, may laboratory doon sa animal science eh. Eh di natanggal na namin. Basta ang reminder, 'wag 'yung tatanggalin 'yung mas malaking part kasi 'yun 'yung kidneys. Pag tinanggal niyo 'yun, mamamatay 'yung manok. Hindi siya nakinig. Tinanggal niyo 'yung kidney. Alam mo nang isa-isa yung ano niya, yung manok niya. So sabi niya, wala niya itong buhay, ginaganyan niya. Alam mo, sabi namin, ha? Tapos sabi niya, ano ko, mahal-mahal pa naman ang bili ko dito. Malamang manok na panabong ba naman, di ba? Tsaka nung i-expect mo, lalaki pa ba yun? Yes, so, yun. Peace, our dear sabi chicken. Niya, yung manok ko na buhay, lumaki siya. Ang pangalan niya, Kuku. Eventually, nung mga estudyante kami nung dinuwork sa apartment, nauubusan kami ng kakainin. Wala na ring budget. Babay Kuku. Inain si Kuku. Tinula. Oo. Pero at least Miss Ancy lumaki. Lumaki. Oo, from, tinimbang namin eh, siguro from 1.2 kilos, naging 1.6 kilos siya. O, diba? Wow. Yun yung ano, purpose ng pagkakapon, para lumaki sila. Ayun. Eh, kawawa naman, nung naubusan kami ng, alam mo, mga estudyante noong time na yun, ano, ang staple food ay noodles at saka tuna. So, from instead of farm to table, we have laboratory to table. We're gonna eat you. Oo. Kaya nung kinakain, pasensya ka na, kukain naman kami. Wala na kami makain. I'm sorry, Kuku. Kada kain, nagtatasal kay Kuku. Thank you. At napangalanan mo pa talaga siya, Miss Ancy? Na oo, Kuku. Kasi nagstay pa siya siguro mga 2 months pa eh, doon sa apartment. Di ko, inuwi ko siya eh. Binili ko sa palengke, inuwi ko. Tapos yun, eventually, nung naubusan kami ng budget, naging tinola. So, Miss Ancy, yung mga ganong experience, yung napamahal ka sa agribusiness as a course? Because it's more practical. At saka, nung time na si Ma'am Lloyd's Mojica, siya yung aming parang introduction to agribusiness management. Mm-hmm. Ang ganda ng pagka-explain niya ng definition ng agribusiness na isinulat ko sa notebook ko. Sabi ko, I love my course. Sabi kong ganyan. Wow. At saka mag-stick ako doon. Ayun. So, yun. Dire-diretso na. Naghanap na lang ako ng mga subjects na medyo challenging. Kasi yung mga sumunod kong elective. Para ano ba yung sumunod ko na elective? Meron pa akong swine production. So, poultry production, swine production. Alam ko, nag-dairy din kami. At saka yung, di ko makalimutan, yung cattle. Yung karambola.
Yung sa animal yung science. Animal science. Oo, yung tuturuan kang mag ano ng cattle. Mamuli. Tapos igaganon mo. Oo, hawakan mo sa ano, sa sungay, sa tapos ipi-flip mo ng konti yung ano, tapos dadaganan mo para mahuli. Oo, yung bata-bata pa. Nako, eh kawawa naman. Biro-biro lang estudyante kami. Pagdating sa amin, sabi nung baka, eto na, oo, hindi na nagpapakabot. Hindi na lumalaban. Ino-offer na niya yung sarili niya. Eto na ako, ayan na. O sige, flip mo na. Parang ganun, awang-awa na. Kasi yung una, nagtatakbo pa siya. Habulin mo, ilalaso mo pa. Hulihin mong ganyan. Tapos tsaka mo, wala na, nung ilan na kami, ilan na yung nag-take turns, nakagay na kaya tayo na lang siya. O, ayan na, Sige na, gawin niyo yung gusto. Anyway, so if you want to learn about agriculture, yung mga baka, poultry, if you want to learn how to make business with that, or if you want to learn about the professors, the named professors in the Agribusiness Management Program, email us at dame.uplb.edu.ph. Follow or like our Facebook page at UPLB, Department of Agribusiness Management and Entrepreneurship. We also have a College of Economic Management for more details. Look for Miss Miel and Miss Joy. Again, that's dame.uplb@up.edu.ph. Let's go back, anyway, let's go back to the, okay, to the kwentuhan ni Miss Ancy. So after kuku, ano nang nangyari, ma'am? After kuku, may isa pa akong subject, yung swine. Nagkapon din. Pinagkapon kami ng biik. Mm-hmm. Yun, dun ko narinig kung paano umiyak ang biik. Ewan ko kung na-experience nyo yun. O kasi ano sila, ikakat yung, yun, kita mo yung ano nila, genitals na sa labas. Mm-hmm. Pero may portion ka na ikakat yung skin. So, scalpel mo ba yung gamit? May spray ka na parang pang-sanitize and all. Pero yung process, wala namang anesthesia, di ba? Ayun, ang iyak niya parang iyak ng tao. My God. Naawa ka, Miss Ann. Kaso requirement na everybody should do one biik. Ang daming biik baby pa lang sila nun. So madami, para mas malaki silang, para lumaki sila na mas healthy and ano. Ayun. Parang mas masarap yan, maraming karne ba pagka ganun? Hindi, normally yun, ginagamit sila for, sa karne, para mas mabilis lumaki. Mm-hmm. Sabi ko, for breeding program, tinanggalan, kinapon mo nga pala. Nalaki mo sa atin. So parang si Kuko kanina lumaki din sa... Lumaki din siya. Oh, finatin din siya. At least na yun, di ba lalaki siya? Oh, lalaki. He will always be a part of Miss Ancy. Yeah, oo. Literally. Parek. So yun. Can you tell us about your early career in the agribusiness field? First job ko sa University of Asia in the Pacific. Noong time na yon, Center for Research and Communication pa siya. So CRC, ano siya, private think tank. Pagka-graduate ko noon, parang nagmarcha kami siguro April ng 1995. May 15, nag-start na ako mag-work sa CRC. Oo. Ako, nag-CRC. Nakapasok akong CRC as research assistant. And ano yung nakukuha niyo pong fulfillment? Oo, actually, hindi ko rin akalain. Akala ko nga, napuforce ko yung sarili ko magpa-farming magkakambing, magkakabayo, o mag... magkakapon ng manok. Parang ganun. Siguro yung reward sa akin is yung reward sa akin ay yung knowledge gained. Yung knowledge gained at saka yung communication ko, connection na na-build ko with those people na in-interview namin sa pag-primary data gathering. Pati kahit sa secondary data, we have to go to, nung time na yun, wala pa namang internet masyado. Okay. So we have to go to the Bureau of Agricultural Statistics sa BAS sa Quezon City, suki kami doon. Sa DTI sa Makati, suki kami doon. Sa NEDA sa Pasig, kapitbahay lang namin, suki kami doon. So, ganun. As in, pupuntahan mo. Okay, so after graduation, you did research. And then, recently, we're jumping now, no? Recently, you were awarded Distinguished UPLB Alumna in Agribusiness and Entrepreneurship just last 2019. Wow! Can you tell us about that, Ms. Paano nangyari yan? Parang ang kwento mo lang, kinain mo si Kuku.
Kinanon mo yung baka. Tapos biglang, distinguished alumna ka na. 2002 to 2013, doon na yun sa Austrade na ako. Australian trade. Kaya naman ako natanggap sa Austrade. Noong time na yun, naghahanap sila ng food and agribusiness specialist. So, nakita ko yung ad sa Business World. August, lumabas yung ad, nag-apply ako. Nakasama ako sa 200 plus applicants. And then, na-shortlist nila based on the resume. Yun, na-shortlist kami to anim na lang. Yung interview ko, nakakatawa. Hindi ako magaling mag-converse sa English. Parang hindi ako comfortable kasi sanay ako, kausap ko mga farmers o yung mga libro o yung mga ko, di ba? Parang, okay. So, interview. Eh, syempre, may Australian. So, you have to speak English the whole time. Parang iniisip ko yung word na sasabihin para hindi manok marong grammar or whatever. So dami kong ganun, natatawa sila kasi parang ano ba yun, nervyo sabi. Pero nakatanggap na ako. Tapos yung last question, sila nagtanong sa akin, do you have any questions for us? Eh di, natanong na nila lahat. Ang hindi ko makalimutan question nila is, tell us about how you do market research. Hindi ko na inisip, basta kinuwento ko nila kung ano yung ginagawa ko. Impress na impress sila. So yung huli, sabi niya, do you have any questions for us? Ganyan siya. Wala akong maisip. Ay, natutuyo na yung lalamunan ko. I actually have one question. Can I ask for a glass of water, please? That's a very candid question and honest. Hindi ko kayang gawin yun, Miss Ancy. Mahaba na siguro. Gano'n nakatagal yung interview, Miss Ancy? Siguro mga 30 minutes or 40 minutes na. Natutuyo na. Natutuyo na yung lalamunan ko. Actually, nag-offer sila yung start. Welcome to Austrade, blah, blah, blah. Hmm. Would you like some coffee, tea, or water? No, I'm good. Ganyan. I'm okay. Oo, pero nung pinagsalita na nila ako, ang dami ko nang sinabi, kinuwento, na ganyan-ganyan pa ako. Natuyo na yung lalamunan ko. Nung tinanong nila, do you have any questions for us? Wala akong naisip kundi, can I have a glass of water, please? Tawang-tawa yung trade commissioner na Australian. Siya mismo yung kumuha. Of course, I can! Tapos, okay, apart from that, do you have any questions? No, actually, I'm good. This is good. So Miss Ancy, kung hindi ka pala talaga nauuha, wala kang question. Wala akong question. Tapos nung natanggap na ako, kinuwento nila, tawang-tawa daw sila kasi lahat ng mga na-interview, wala nang question. Kumbaga wala. Nung tinanong nila, do you have any questions for us? No, nothing. That's all. Ganyan na daw lahat. Ako lang daw, tapos tubig pa yung Akala ko may follow-up ka, may clarification. Kaya akala ka nila tatanungin ko yung sweldo. Pero yun, nauhaw talaga ako sa dami ng mga pinakwento nila. Ayun, so pagkapasok ko sa Austrade, pinahandle nila sa akin food and beverage. Oh my God, yun yung pinadala ko sa Australia para mag-wine appreciation seminar. Eh alam ni Gian to, may allergy ako sa alcohol. So pagkainom ko, namumula akong pulang-pula. Yung talagang mukha akong dark red. So runs in the family actually. So pagdating doon, sabi ko mahirap buti na lang malamig kasi pag malamig, so nag-adjust yung body temperature, hindi nahahalata. Eto na, nagkandak ako ng wine tasting dito sa Manila, 60 bottles from Western Australia na wines. So mag-start ka doon yung mga may colors. So rosé, bago ka mag-white, bago ka mag-red. Ganyan yung Tapos magpo-points ka, ganyan. So ang technique doon, based doon sa sa seminar ko sa Australia, swirl mo lang siya and then i-dudura mo sa spittoon. Yung meron kasing parang stainless steel na container na doon mo idudura. Kasi pag ininom mo lahat yung sample, lasing ka na noon, 60 ba? Okay, now I get it. Doon pala nakuha yun, yung hindi mo iinumin yung wine. Hindi, so swirl mo lang siya. Hanapin mo yung high notes, low notes, mga ganyan. Tapos, i-gargle mo and then you spit it out. Merong spittoon ang tawag doon sa lalagyan. So para siyang bucket, parang ice bucket na stainless na doon lahat dinudura yung lahat, kahit sino pwede. Kaya nandun talaga siya. Nakalimutan ko mag
mag-spit. Pagdating ko ng ikalabing tatlong bote, ikalabing apat na, pulang-pula na ako. Sabi nung boss ko na Australian, Ancy, it's 3 o'clock in the afternoon. How come you're so red? Sabi ko, oh my God, sorry, I forgot. Are we supposed to spit it out? Ancy! OMG, ininom ko siya lahat. Eh, ang sample ay parang 50 to 60 ml per bottle ang iinumin mo. Madami-dami din. Oo, edi parang sa 16, edi halos kalahating litro na inom ko. Diba? Eh, isang bote. So, Ancy, bakit mo nakalimutan ispit? Masyado nang masarap. Masarap. Yung rosé, yung parang medyo old rose ang kulay. Yung rosé, yun yung masarap talaga. Para siyang dessert wine eh. Magaan lang siya. Tapos white na. Yung white kasi magpa-progress sa Chardonnay, Riesling, ganyan. So, iba't ibang varieties na. Yung rosé, masarap. Eh, no, dahil masarap yung nauna, dire-dire-diretso ko. Di ako nakarating sa red. Kasi... sabi sa akin, go back to the embassy and go to the sick bay. Matulog ko muna. Ayun, ngayon susunod ko tatanungin, may sleeping room ba somewhere? Ang tawag namin, sick bay. So sa embassy, pinapunta ako sa ano, sick bay, parang clinic. Ayun, matulog ka muna, kailangan bumaba nung asay ko, hindi to bababa. Kailangan ko magpalakad-lakad, kailangan ko siyang kailangan lumabas sa sirkulasyon. Kailangan ko uminom ng tubig, i-flash out, yon. Nakakatawa lang. Hindi ko makalimutan kasi yung boss ko parang nagulat. It's 3 o'clock in the afternoon. Ayun, ang tanong ko pa, are we supposed to spit it out? Tapos sabi niya, what? Parang anong klaseng tanong yan? Pagka wine tasting event, talagang spit out mo. Kasi nga kung hindi, malalasing ka. Anyway, ayun, dun yun. Kasi nga food and beverage ako. So... kasama yung mga gourmet products na ang trabaho ko kasi noon is to bring Australian products to here sa Pilipinas saka sa Guam, pinakover sa akin ng Guam market. So yun, ang highlight noon, yung mga trade missions, yun yung gustong-gusto ko kasi bukod dun sa mga industry, agribusiness industries na hinahandle ko noon or mga naalala ko bigla, pumunta ako sa factory ng Payton's macadamia nuts. Alam mo yung chocolate coated macadamia nuts. Wow. Oh my God, dun sa factory mismo, alam mo ba? Lahat ng retaso pinauwi sa akin, 3 kilo. Oh. Kasi di ba mag-form into parang boxes, ilalagay nila sa box. So, may mga retaso yon. Yung mga retaso, ang tawag nila yun, parang mga scrap. Yung, pero chocolate na may mga makadid. Yung pwede pa din, ganun pa rin yung lasa. At saka sarap. Wala lang sa form, wala lang sa... Oo, durug-durug. Pero yun pa rin yun. E di, uuwi ko sa hotel, nilagay ko sa ref. Nung paalis na ako, nakalimutan ko kunin. Oh! Ano ba naman yan? Itong kilo yun, Miss Ann. Oo. Sabi ko dun sa friend ko, pakikuha. Eh yung pala, pag naka-check out ka na, wala ka nang pwedeng i-retrieve dun sa room mo na food item. Mga Australiano, very careful eh. Baka mamaya makontaminate, sisihin mo pa sila, diba? So kung yun daw ay t-shirt or umbrella na naiwan, pwede sa lost and found. Eh, since perishable, so hindi na nila pwedeng i-claim. Anyway, nakwento ko lang. Pumunta ako dun sa plant factory nun mismo. Tapos, meron din akong trip sa South Australia na factory ng San Remo. Akala ng mga tao, ang San Remo noodles, yung pasta noodles, ay Italian. Hindi, Australiano yung mga yan. Nasa South Australia. Ito yung story, pagpunta ko sa planta, na doon kami sa planta, nag-aano ko, ako lang ang Pinoy, so puro sila puti. Tapos may tumawag sa akin na taga office mate ko sa Manila, di nagtatagalog ako. Pagdaan ko dun sa isang production line, kabayan! Sabi sa akin, may Pilipino pala dun sa production line. sabi, matagal ka na dito. Oh, ma'am, anong ginagawa mo dito? Parang ganyanan pa kami.
ayun, doon sa lang nakatira, doon siya nagtatrabaho sa San Remo plant. Pero sabi niya, ma'am, ito yung one of the best plants. Ang ganda ng planta, as in sobrang state of the art na sila noong time na yun. Ewan ko ngayon, mas baka mas dinevelopan nila. Yan yung mga trips na hindi ko makakalimutan nasa embassy. After ko mag food and beverage, mga 3 years, pinahandle sa akin livestock. Kasi walang gustong kumuha. Livestock sector. So, four-legged. Lahat ng four-legged. Dahil, ang hirap kausap minsan ng mga local, local importers, di ba? Kanya-kanya sila ng ano. So, anyway, hindi ma-handle. Ang ginawa ko, trade mission tayo. Punta tayo sa Australia, farm visits. Oh my God, na-surprise din ako. Kasi ang mga farms ay 4 hours away from the city. So, travel ka, ganyan. Ay, hindi ako nagda-drive. So, yung time na yon, meron pa kaming bus na hinahire with the driver para i-tour sila, farm tours. Doon ako maraming natutunan. Kasi mainly goat farms to eh. Tapos yung kambing pa, nakakatawa dahil sobrang natuwa ako sa mga kambing. Mga South African boer ang tawag sa kanila, South African breed. Ano sila, red head, white body. So, yung mga kambing natin, mga 25 kilos ng native 25 to 35 kilos ang maximum weight ng mga native goats. Yun, umaabot ng 180 kilos, parang baboy. Sabi ko ganyan. Tapos, nung una, sabi ko nakakatakot naman to, parang hindi totoong kambing. Hanggang sa araw-araw, di man araw-araw, parang andalas ko silang maka-interact, yung mga kambing na yun, sa dami nung farms na pinuntahan namin, matutuwa ka na sa kanila kung gaano ka majestic, gaano ka, ang description ko na nga, they're handsome, they're good-looking boys, yung mga bower bucks. Sabi ano, paano description yung handsome? Basta, iba yung profile. May Roman nose, maayos ang sungay. Hindi, walang overbite, underbite, ganyan. Anyway, so, natuwa na ako sa kanila. So, every time may travel ako, ang dami kong pictures, puro kambing. Ito na. Sabi nung Senior Trade Commissioner, Ancy, punong-puno yung ating S-Drive. S-Drive is parang the common drive. Yeah, puno-puno yung S-Drive natin. Puro pictures ng goats. Pare-pareho naman. Kasi documented lahat ng trips namin eh. Sabi niya, pare-pareho naman. Sabi ko, no, Alan. Sabi kong ganyan. They don't look the same. What? Kasi sinasabi ko na sa kanya na iba't-ibang goats, iba't-ibang characteristics. Kung hindi ka goat lover, ang tingin mo lang sa kanila, generic na kambing. Pero kung ikaw ay parang kakaiba na yung perspective mo sa kanila, iba na yung tingin mo sa kanila na hindi lang sila basta kambing, sila ay breeding animal na mag-i-inject ng magandang genetic makeup dito sa ating mga local breeds. Iba yon. So, hindi sila pare-pareho. Kinukwento ko sa kanya, sabi ba naman sa akin, you're crazy. Sabi niya ganyan. I should call you the goat lady of Manila kasi may counterpart ako sa Australia. May counterpart ako sa Australian na goat lady of Australia. Siya naman yung passionate sa kambing noong time na yon. So, simula nung 2006, sabay halos yan, kambing tsaka kabayo. Yung kabayo ang pinaka-interesting sa lahat. Ang importation ng kabayo, ang mga Pilipino kumukuha lang ng kabayo sa US, sa Australia at sa New Zealand. Bibihira ang galing sa Europe kasi ibang breed eh. Ang kabayo na kinukuha natin, thoroughbreds ang breed. May Arabian, may pang-equestrian, yung mga pacer horses, may mga ganon. Yung pang-carrera ang tawag thoroughbreds. So yun. Nung una, sabi ko, anong gagawin? Sabi kong ganyan. Nung tinransfer sa akin, samahan mo lang sila mamili. Samahan mo lang sila sa auction sa Australia. Auction ng horses. Sabi ko, paano nag-auction ng kabayo? Sabi kong ganyan. Pagdating ko doon, sa Gold Coast pa, sa Queensland, actually, sabi nga sa akin, ang swerte mo kasi yun yung parang vacation capital nila eh. Yung tropical. Kahit winter, medyo tropical, hindi gaanong lumalamig. O sige, punta ako, June. June 2006, yung first buying mission. Ang kasama ko siguro mga 40 or 50 horse owners. Hindi, kasama yung family nila, family members. So sinasama nila kasi bakasyon daw ng mga kids, whatever. Before mag-June pala,
mga May. Ayun, pagdating doon, nag-attend kami ng auction. Akalain mo ba, 10 araw from 10 o'clock in the morning hanggang 5 p.m., puro kabayo na pinaparada lang ang papanoorin mo. At magbibid ka. So pag nagkamali ka, kunwari, hingi lang ako ng tubig, hingi ako ng tubig, tumataas ang kamay ko, pahingin tubig. Pagtabas ang kamay mo at kasalukuyan nagbibid, tatawagin ka, $10,000. Nagkamali akong ganun. Buti na lang kasi kung nagtatawag ko yung ano, yung waiter na pahingi akong tubig, eh nagbibid. Tubig na naman. Tubig na naman. Eh di sabi nung ano, nung auctioneer si David Chester, sabi niya, Ancy, is Austrade bidding? Sabi niya, kasi Austrade ako. Sabi, is Austrade bidding? No, I'm asking for for bottled water. Kasi yung mineral water. So I'm asking for bottled water. Oh, you better put your hand down. Sabi ko, paano ako order? Tumayo na lang ako. Nilapit ako yung waiter. Can you please get me a bottled water, please? Ganyan na lang ako. Kasi kung hindi, mukhang nakapag-uwi ng kabayo na pakalan sa Austrade. So From chickens to horses really quick. Oo, grabe. Tapos dun mo, nagano kami, nagpa-farm visit kami noon sa mga horse farms. Grabe, akala mo lang sa pelikula, pero ang yayaman naman pala talaga nung may mga ranchong ganun. Ang ganda nga sana ng agribusiness tour noon, no? Australia, social. Wow, yes. Nag-re-refer ako ng mga local companies for the agribusiness tour sa department. Yun. Kaya I kept in touch dahil they know yung mga activities ko. So I introduced them dun sa mga local goat importers, yung mga cattle feedlot operators. Yan, in-introduce ko sila nung, hindi ko alam kung paano nag-start eh. Nag-visit lang ako kay Ma'am Lloyds noon. Tapos they got my contact number. Ayun, so halos yearly. Tapos pag may agribusiness seminar series sila, I help them get the speakers for free. Actually, feeling ko kaya mo nga kunin yun ng isang basong tubig din lang. Ito talaga yun. Ito yung title ng episode na ito. Oh, glass of water. Finally, may title na tayo. Para tayong MMK, no? Kailangan through the episode natin malalaman yung title. Yung title. So what actually propelled you na finally is to become a business person sa agribusiness na talaga? So, kamusta na ngayon yung yaran and ano pa yung mga siguro maganda rin dito na parang how could you encourage our current crop of agribusiness students and would-be agribusiness students to follow your lead dito sa, you know, maging consultant or magtayo ng consultancy. Oo. So 2013 when I decided to retire, leave Austrade noong time na yon, kakatapos ko lang ng parang 3 months stint sa Dubai. Pinadala nila ako sa Dubai kasi after so food and beverage for 3 years, tapos parang 6 years sa livestock, wala na silang mabigay na ibang challenging sector for me kasi na-develop ko na lahat ng yung market na yon. Kumbaga na-develop ko yung client side ng mga Australians, na-develop ko yung customer side, yung mga Pinoy. So pag in terms of relationship, na-establish ko na yung relationship with them na kapag may kailangan sila sa Australia, Austrade ang tatawagan. Diba? So kapag naman gusto nila mag-market ng kanilang products or ng kanilang animals sa Asia, Pilipinas ang una nilang naiisip. So ganun na siya ka-successful yung naging program. So nung time na yun, sabi sa akin, ano bibigay namin sector? Ang Guam nagmi-military build up, so infrastructure. So pina-transition ako from agribusiness to infra. Sabi ko, parang ang hirap naman noon. Sabi ko ganyan. From naka-cowboy hat ka to hard hat, naka-farm boots ka to safety shoes. Sabi ko, teka muna, sabi ko ganyan. Ang ginawa ng in fairness sa Austrade, in-equip naman nila ako ng enough knowledge. Ito yung adaptability na tinatawag, agribis ka nga, 'di ba? Pero dahil yung set of skills mo applicable din sa ibang sector. Kasi ang dala-dala ko yung sales and marketing at saka yung relationship building skills sa infrastructure sector. Ayun, so
parang sige, welcome ko na lang siya, parang bagong challenge, welcome. Yun, so hinandle ko siya ng 2 or 3 years hanggang sa sabi ko wala na, na-develop na rin sila. Sabi ko parang mas feel ko pa din magbalik research, balik technical writing, ganyan. So nag-decide ako, pikit mata, leap of faith na sabi ko dun sa boss ko noon. Kasi ang senior trade commissioner nagpapalit every 4 years eh. So sabi ko sa kanya, I think it's time for me to go. Parang wala na silang mabigay na challenging sa akin, sector. Sabi kong ganun. Yung infrastructure medyo mabagal, sabi ko. So parang hindi kasing dynamic ng livestock or ng food and beverage sectors. Sabi ko, sige, okay. Sabi, saka pupunta? Sabi ko, sabi ko pa sa kanya, mag-establish kaming magkakapatid ng proofreading and editing business. Sabi kong ganyan. Kasi yung dalawa kong sisters, parang yun yung linya. O sige, yun na lang. Wala talaga akong pupuntahan. Ako naman, parang confident. Alam mo yun eh, if you made the right decision, at peace ka. Diba? So you're always at peace kapag tama yung naging decision mo. So at peace ako. So nagpa-bunging-bunging ng the rest of 2013. And then, sabi ko, sige na nga, simulan ko na ako anong magandang simulan. So yun, pinanganak ang Yaran Consulting. Kasi nung time na naisip ko, ano ba yung passion ko? Passion ko, research. Passion ko, industry profiles or commodity updates, ganyan. So yun, doon pa ako mag-concentrate. Inayos ko yung Yaran. Pero at the same time, nag-offer, parang may Australian company na inoferan ako to do to establish Manila mint oils, yung mint, nag-i-import kami nung time na yun ng peppermint oils na sinusupply sa cosmetics and food industries, so flavor and parang enhancer, parang ganun. So yun, pinatakbo ko Manila mint oils alongside Yaran 2013, 2014, hanggang 2017 ang Manila Mint Oils. So we have to close kasi parang yung problema mo masyadong isa lang yung commodity na sinusupply eh. So hindi siya parang dapat madagdagan para isang full set of flavors ang offer mo sa customer. Parang they find it hard yung mga customers no, na they're only dealing with one person na ang offer mo lang ay peppermint, whereas you can offer the entire flavor sets, parang ganyan. Anyway, so parang ang hirap i-market na niya. So sabi ko, sige, siguro i-forgo na natin. So we forgo, and then dire-diretso pa rin yung Yaran. Doon sa, on the side yun, ha, parang simultaneously we're doing Manila Mint Oils and then Yaran Consulting. So may mga projects kami. We did a project with yung sa RFID, with Contextus, we did a project with New Zealand Trade and Enterprise. So, mga nakakuha kami ng mga projects na we were really parang properly paid dun sa mga projects na yon. Kaya, okay na din. So, sabi ko, okay. And then, dahil nga may background ako, na-develop ko na rin yung customer relationship with infrastructure, people. So tinap ako nung isang Australian company ulit to assist them sa sales and marketing. So ito yung flexibility ng agribusiness for me, na hindi lang dun sa specific agribusiness sector, but nadala ko yung experiences ko o yung skill set na develop dun sa pag agribis to another sector. So yun yung parang flexibility or adaptability na nangyari nung time na yon. Hanggang ngayon, kaya nga minsan kapag ina-assist ako si M, yung aking yung assistant ko before, eh nasa baka-bakasyon niya. Sabi niya, minsan nalilito siya, may meeting kami, ang suot-suot ko infra hat. In the afternoon, livestock hat. Sabi niya parang nalilito na ako, ate, ano na ba talaga? Actually, parang ano ba to? Na separate ko yung
infra na sa separate kay agribusiness dahil depende sa ano mo yan eh, sa passion mo, eh pareho ko na silang nagustuhan. Pero ba, pareho na akong na in love doon sa dalawang sectors na yun. Mm-hmm. Kaya, it comes easy. So, ang basic ano doon, common denominator is the sales and marketing and management skills na ginagawa ko for both of them. Ngayon, etong sa infra, they know na I'm doing agribusiness work yung sa infra company. So ang tawag, ang name na nung company namin, pinalitan kasi yung pangalan, Premier Concrete Equipment. It's practically a sales and marketing ng mga concrete equipment na ginagamit sa floors and pavements. So minsan parang mas technical pa ako sa mga engineers kasi yung ano ko din, mentor ko, mga Australian na talaga namang by the book, alam mo yun, talagang gustong-gusto nila mag-share ng knowledge. Yun din yung na-attract ako sa kanila. Kasi parang meron akong continuous quest for knowledge, parang ganyan. Kasi I feel na kapag wala akong bagong information or ano, parang masyado akong obsolete, di ba? Parang may ganun. So ako mismo, I search for those new technologies, new information, kaya I read a lot, I ask questions a lot aside from asking for a bottle of water. So yun dire-diretso siya, dire-diretso. So parang hindi naman nakakapagod kasi nga parang it's something na I like to do dahil gusto mo. Hindi effort on your part. Hindi siya effort. Hindi totally a burden or totally not dragging yourself to do things. So, pag tinanong mo, anong passion mo ngayon? Pareho, agribusiness and infrastructure. Apart sa agribusiness kasi at the moment, I manage Marho, yung Metropolitan Association of Racehorse Owners. So, parang ako yung ano nila, manager. So, industry association yun ng mga horse owners. I help them import horses. So, kahit papano, alam ko na yung mga, nalalaman ko na ano yung mga stallion na may mataas na breeding fee. Alam mo yung best stallion. Alam mo yung, hindi nila ako tinuturoan tumaya. So, pagpupunta kami sa karirahan, sabihin, pwede bang ano, may mga nagsasabi sa akin na pwede bang itaya mo kami. Hindi nga ako marunong tumaya. Nung tinanong ko sila, sabi ko, sir, bakit di mo ko turuan tumaya? Hindi, Ans, mahal ka namin. Dahil mahal ka namin, di ka namin turuan tumaya. Ganun pala yon. Kasi addicting. Addicting ano, ang pagtaya sa ano. So anyway, ang horses, they're called athletes, in fairness to them. Kasi one of the, ang tawag nila is the sport of kings. Say, for you to maintain one horse na running, you have to have at least 30,000 pesos per horse. Wow. A month, oo. So if you have 10, so you have to have at least 300,000. Oo. So ang disposable income mo should be more than 300,000, di ba? So only the rich people or those who can afford can take horses or race horses as hobby. Yon. So, kaya pala nag-bid kayo. Saan? Doon, yung isa nagtaas kayong kamay kasi meron kang more than 30,000 per month na disposable income. So, pero sobrang inspiring ng mga stories ni Miss Ancy. No? Ang ako, while listening to her stories, ang isa sa naiisip ko, given her experience and background, the hunger and thirst for learning, it's still there. Yes. But she also knows how to have fun. Siguro, Miss Ancy, kung napapansin mo yung pangako, ginaganyan ko minsan dahil tawa ko ng tawa sa mga stories. No? So parang feeling ko, kung boss po kita, siguro yung laughter is already part of our dynamics in terms of relationship. Kasi marunong ka rin mag-inject ng fun from time to time. Even if, like, for example, research is serious since you deal with data, you deal with people from different background, pero you know how to inject fun. Nakaka-true. Oo, kasi kung hindi, puputila ang buhok ko, no? Saka napakarami nating learnings kay Ms. Ancy that interviews does not have to be all straight. Sometimes, diba? Sometimes a glass of water will close the deal. Research can be your best friend. Tapos, do what you love.
Miss Ancy yes. fell in love with research, and she did that after graduation, tuloy-tuloy na. Ay, speaking of research, plug ko lang. The Agribusiness Management and Entrepreneurship Program has two track courses, Agribusiness Management Track and Agribusiness Entrepreneurship Track. Doon sa Agribusiness Management Track, we will teach you, one of the track courses is Agribusiness Research Methodologies. Yan yung sinasabi ni Ms. Ancy. And we have the Agribusiness Entrepreneurship Track. We have business planning and starting and managing an agribusiness enterprise. This one naman, ikaw na ang gagawa ng sarili mo. So for our listeners, if you are interested in taking up this program, Agribusiness Management and Entrepreneurship, we are available. Contact us at dame.uplb@up.edu.ph. Look for Miss Miel or Miss Joy. Again, that's dame.uplb@up.edu.ph. Tapos mabalik tayo again. Mabalik tayo sa learning. Aside from do what you love, yung S-drive mo dapat malaki kasi maraming pictures ng goat ang mapupunta doon. So make sure malaki and you know what you're taking photos of. Para pag tinanong ka ng boss mo, ito si goat number one, ito si goat number two. May pangalan sila. At hindi sila. Pare-pareho, no? Hindi pare-pareho, Miss Ancy. Kaya undergrad pa lang nag-name na si Miss Ancy ng animal. Si Shanggan, yan. Mga ganun yung pangalan. Shanggan, okay. Si Levi, ayan, yung mga pangalan ng kambing. Si Jennifer, si Gwyneth. Paganda ng paganda ang pangalan. Ay, don't forget, Miss Angie, one thing I also learned is that what you learn in agribusiness is yung set of skills yep. is can transcend different sectors or different industries. Exactly. Diba? It doesn't have to be in agribusiness only. You can bring it anywhere. And, of course, continuous quest for knowledge is the key. Exactly. Biggest learning for tonight. Ano yung may papayo mo sa mga taong gusto maging tulad mo, yung mga future agribusiness mm-hmm. students, agribusiness students right now? Ano mapapayo mo? Ang personal advocacy ko is to still practice agribusiness na wala naman akong farm, wala naman akong specific product. So it's knowledge based ang aking offering o ang aking pinopromote. Yung parang na even if you don't have a product, as long as you have the access to information, as you have this thirst to search for knowledge, that's more than enough. For young agribusiness students, yung mga students natin ngayon, ito yung recent interaction ko sa kanila, yung in-invite nila ako mag-judge sa kanilang humor business speech. So they invited me, sabi nila 7 o'clock. So meron pa pala silang parang 2 games prior to that. So I was able to sit in and listen lang. I'm not turning on my camera. So nakikinig lang ako. So nakakatuwa naman itong mga batang to. Virtual, via Zoom sila eh. Mm-hmm. So, mga bisok, anniversary kasi ng bisok, 49th year eh. So, they invited me. You know, seeing them na they're also having fun, and at the same time, ma-inject pa nila yung humor business speech na yon na they presented. Yung parang anong pwede mo pang gawin sa walis tambo, yun yung ano eh. So, nakakatuwa sila as in yung creativity, yung pagiging innovative. Sabi ko, ibang level itong mga kabataan ngayon. So if they continue to be that creative, that innovative, that yun, they think outside the box continuously. And I think, I believe they would go a long, long way. Kasi that's what I did. So, parang I just let things happen na nakabase dun sa aking advocacy, sa aking personal preferences, parang ganun. So hindi naman to exactly yung path na kinreate ko for myself. Parang dumating, parang ito na yung nag-start siya doon and then dire-diretso. Parang the universe just opened up all these opportunities mm-hmm. for me and I just grabbed it. Pero I have to tell them na hindi ako kasing yaman ng ibang mga negosyante, ha? I still have my own struggles. But it hindi naman, bottom line, hindi naman talaga kailangan mayaman na mayaman o marami ka, you're really blessed financially to be
to be at peace with what you have or to be comfortable, diba? So for me, yung mga yun, yung mga the relationships I established, the connections I developed throughout the years, yun yung treasures ko. So if they look things like that, and yung reward dumadating, financial reward dumadating. Kaya minsan, parang kinukwento ko dun sa team ko, sabi ko, pagka nag-start tayo magbilang ng magkano kikitain natin dyan, magkano agad na ganun, sabi ko, ang mindset natin is pagkita ng pera lang talaga. Hindi dapat ganun. Siguro, pwede kasama yun, pero ang priority is how do we help the client ma-achieve yung needs niya or yung ano niya doon sa research na gagawin natin. Tulong muna. And then after noon, syempre, you have to be paid for what you did. And if they will ask me again kung if okay ba na nag-agribis ako from business ad to economics to agribis? Oh my God, yes. Definitely a yes, diba? So if not that, I don't think all these doors will open for me. So I'm more than grateful. Kaya yung mga estudyante natin dyan, kapit lang, embrace the course, enjoy the journey. Oo, kasama yun. Oh, you have to have a cheerful heart, diba? Yun, kasama. Thank you, really inspiring, Miss Ancy. Yes. Salamat din. Maraming salamat, Miss Ancy, again for sa pagpapaunlap dito sa aming Dames Night Out. The props are signing out tonight. This is Crispy. This is Zyho. And DJ G. Good night, everyone. Bye. Good night. Thank you for watching Dames Night Out. If you like this episode, please like and follow our Facebook page, UPLB, Department of Agribusiness Management and Entrepreneurship. Dame, we empower, we engage, we collaborate.